What are we doing here? Bakit tayo nandito? Gusto ko lang makilala ulit ang anak ko. Sa panawagan ni Narda noon, sinabi niya na nagkita kayo sa bangin. And she's claiming na binago niyong buhay ng isa't isa. What happened here? Ano na pag-usapan niyo? Miss! Miss! Ano ba? Ba't ka ba nakikialam? Miss, hindi naman kita pwedeng hayaan na itapon na lang yung buhay mo ng ganun-ganun na lang. Bakit mo ba ako gustong sagipin? Sabi kasi ng nanay ko, ang pinakamalaking kasalanan daw ay kapag may kakayahan kang tumulong. Pero wala ka namang ginawa. Nagkakilala kami ni Narda dito. 4 years ago. Yun yung mga panahong comatose ka. I was losing hope. Pero binigyan niya ako ng lakas ng loob. Siguro, ang taong dapat kong tulungan ngayon ay ang sarili ko. Umalis tayo pareho sa bangin. And in that instant, I knew I gained a friend. A sister. Bayaan mo ko. Bata lang, hindi ko pwedeng gawin yun. Tama na yan, nakakarami ka na. Aga pa tayo bukas, samahan kita sa i-appeal yung discharge case mo. Samahan kita. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ng pabayaan mo ko! Huwag mo akong pakialaman! Alam mo, hindi ko pwedeng gawin yun. Alam kong galit ka sa akin, pero hindi ko pwedeng pabayaan ka. Matagal ka nang walang karapatan na pakialaman ako! Simula nung tinaraidol mo si tatay! Umalis ka na! Sinabi lang umalis ka na! Hindi kita kailangan! Alis! Sir Ernie. Narda, pasensya ka na kung pinuntahan kita dito sa trabaho mo, ha? May problema po ba? Si Brian. Si Brian? Bahala ka na. Buksan tong pintuan! Sisipain ko to!
Ano ba kulit mo? Nalaman ko yung nangyari dito. Sinabi sa akin ni Sir Ernie. Oh, alam mo naman pala eh. Kapag nagpunta dito. Eh ano to? Ha? Ba't ka lang bagbasag? Porkat may problema, kahit tatapon mo na yung buhay mo? Ay, may magagawa ka ba? May solusyon ba si Darna sa problema ko? Wala. Mag-apela sa discharge case mo. Ano bang magagawa ng pag-apela sa discharge case ko? Eh, hindi ko na nga alam kung gugustuhin ka pa magserbisyo sa ganung klaseng pamumuno. Buong buhay ko, binuwis ko sa trabahong to, ni wala akong tinira sa sarili ko. Yung tatay ko, binuwis yung buhay niya para maging tapat na pulis. Nangako ako sa kanya na magsisikap ako na maging mabuting pulis para protektahan yung syudad na to. Wala lahat ng pinaghirapan ko. Saan ako pupulutin ngayon? Ano na mangyayari sa buhay ko ngayon? Si Pinaga! Isa na rin siyang extra. Hindi natin alam kung sino bang pwede yung saktan. Lalo pat tauhan na siya nung kalaban nung alien. Sorry kanina. Walang magagawa si Darna. Pero nandito ako. Nandito ako, si Narda. Ha? Brian, sabihin mo sa akin kung ano yung maitutulong ko. Tutulungan kita para mabawasan yung nararamdaman mong sakit. Isipin ko ano yung gagawin ko sa sarili ko. Sa buhay ko. Ay, intindihan ko. Tutulungan kita. Pasensya ka na, ha? Huwag ka mawala ng pag-asa, ha? Pasensya ka na. Hindi ko talaga alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong kailangan kong gawin. Gusto mo, iintindihin ko, ha? Gusto ko malaman mo na nandito lang ako, ha? Nandito lang ako para sa'yo. Yan ang sinabi mo sa'kin noon. Yan din ang gagawin ko ngayon. Tulungan kita dito.